not just to talk about how exciting travel and tourism is, how you will be compensated great enough that you can earn 450,000 pesos over and over again, but I am here to tell you a deeper meaning ng gagawin natin with WCA Travel. Are you all ready? Yes! And naisip ko kaninang umaga, sabi ko napakaganda ng package ng business ng WCA Travel. That is why, sabi ko, WCA Travel is indeed a total game changer business. Yes. Why? Are you all ready? Yes! Wala muna matutulog. Yes! Last part na po ito. Number one, because WCA Travel is a life-changing opportunity. Nilagay ko dyan, it is so exciting and rewarding to offer an opportunity that makes people's lives positively change. Paglalabas ka ng umaga, di ba nakaka-excite yung idea na lalabas ka at kakausap ka ng tao dahil ang dala-dala mong opportunity, hindi para pumuti lang siya, gumwapo siya, maging healthy siya, pero yung magkaroon siya ng positibong pagbabago sa kabuuan ng buhay niya. Yes. Dahil ang dala-dala mo, paglalabas ka sa umaga, para excited ka. Hindi yung, sino na naman kaya ang ibubuk ko ngayon? Mapapagod ka, ahenteng-ahente tating mo eh. Yes. Sino naman kaya ang re-recruitin ko ngayon para mag-cycle out na ako? Mapapagod ka. Panalimin mo. Lord, ang dala-dala kong opportunity ay pwedeng magpabago ng buhay ng maraming tao. Yes. Bigyan mo ako ng tamang taong makakasalubong ko para bigyan ko ng opportunity ito. Kaya ang mindseting pag nakakita ka ng tao, hindi yung siya ang ikaw ang may utang na loob sa kanya. No. Ang mindseting ganito, pag kinausap mo ako, mababago ang buhay mo. Hindi yung parang awa mo na, sumali ka sa akin. Wala kang posture sa business. Yes. Ang dating mo, ahente. Ang dating mo, recruiter. Okay? So, WCA Travel is a life-changing opportunity that will excite you every day. That is enough reason for you to become excited every day. Yes! Because meron kang talang life-changing opportunity. Okay tayo doon? Yes! So hindi ka nagdadala ng business para mag-recruit ng tao na sumali sa'yo. Okay? Yes. And mindseting, hindi ikaw nanghihingi ng regalo, ikaw ang may dala ng regalo para sa kanila. Kaya may posture ka. Number two? Pakibasa? Professional career. Natatandaan ko po na ako po ay na-involve sa isang direct selling business na ako po ay pinagtataruan na ng aking mga kaibigan. At maging yung tsahin kong nagpaaral sa akin, sorry, pero ito yung eksaktong sinabi niya sa akin. Dahil taga-baryo kami, may lingwaheng baryotik. Pasensya na po, pero ito yung sabi sa akin ng tsahin ko. Hindi na nga ako nakapag-asawa, mapagtapos lang kita. Kuba na ako sa pagtatrabaho, maging engineer ka lang. Wala na akong natiga sa sarili ko. Magne-networking ka lang palang hayop ka. Bakit ka nga namang hindi magagalit sa akin? Ilang taon mo akong pinag-aral, hindi ka na nakapag-asawa. Mapagtapos mo lang ako ng kolehiyo. Ang tingin niya ka sa akin, nung pumasok ako sa ganitong business, recruiter ako. Kaya nagagalit siya sa akin na, saan ka na namang punta? Saan ka na namang galing? Madaling araw na ka nang uwi. Ayaw mong atupagin yung pagiging engineer mo. Sinayang mo lang yung pinag-aralan mo. Diba ganyan? Sinong pinagalitan na ng asawa niya? Attend ng meeting. Sinong nagalitay nanay niya sa kanya kasi nag-resign siya sa work? At nag-WCA na lang siya. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Ngayon lang galit yan. Yes! Sino dito yung galit na yung biyanan niya sa kanya? Kasi laging iniiwanan ng mga apo sa mga lolo at lola. Ngayon lang galit yan. Ngayon lang yan. Kung hindi ka susuko. Yes. Kasi darating yung time,
yung nagagalit na nanay mo sa'yo at sinasabi sa'yo madaling araw ka na naman umuwi, pag dumating yung time na kumita ka na ng 30,000, huh, bigyan mo siya ng 15,000. Natahimik yan. Sasabihin sa'yo ng binan mo, lumayas ka. Ako nang bahalang mag-alaga sa mga apo ko. You see? Pag umuwi ka ng madaling araw, umuwi ka ng alas 10, kumikita ka na. Kung binigyan mo yung tsahin mong nagagalit sa'yo ng 10,000, umuwi ka ng alas 10, ang sasabihin sa'yo yung tsahin mo, maaga pa. Maaga pa. Sige, sige, umatid ka pa ng WCM. See? Yung asawa mong galit na galit sa'yo, na maraming beses na anniversary, hindi mo man lang siya nabigyan ng regalo. Pero nung kumita ka ng 450,000, pag uwi mo, Han, happy anniversary, meron kang ngayong isang balot na shopaw. Huwag ka, pagbukasan ng shopaw, may diamond ring. Wow! Sa tingin mo, magalit pa sila? Yeah. Think about the positive possibilities. Huwag yung temporary na pain, rejection, and failure, walang mangyayari sa'yo. Think about the positive possibilities, the winning moments. Okay? May natutunan po ba tayo? Yes! Palakpakan niyo sarili niyo. Because WCA Travel is a complete package of business. It is indeed a professional career. Baka akala lang nila, maliit ang negosyo ito na kumikita ka lang sa pagre-recruit ng tao. Because we are not in a recruitment business. Yes. Di ba yun ang tingin nila dyan, sa labas? Kasi hindi nila naiintindihan. Pero magugulat ka, darating yung time, bababa ka ng sasakyan mo, nakakot ka pang singwapo ni Lloyd. Sasabihin sa'yo ng mga tropa mo, ano nangyari sa'yo? Di ba ako yung pinagtatawanan nyo dati? Kayo mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Meron nga akong pasalubong sa inyo eh. Eto, tigit-tigit sa kayo ng package bag. Nang tawag doon? Paper bag. Binilang ko kayo kasi medyo luma na yung polo shirt. Pagtsagaan nyo na yan, Lacoste. Now, it's a waste of time spending your whole life working for a job that you don't love and enjoy. And worse, will make you a robot. Nagulat po ako. Pag nagtatawanan kami ng mga leaders, kasi galing sila sa corporate, papasok ka ng alas 8, pili mo ang lapas mo, alas 5 na. Tatagal ka doon ng ilang taon? 20 taon? 30 years? 40 years? Ang tawag sa inyo, first class na presonero. Prisoner. Grabe naman to, taga Batangas ka lang, di mo alam na. You see? Dito, it is a professional career. Itrato mong para meron boss ka kahit wala at nagtatrabaho ka ng 8 to 5 pero ang tinatrabaho mo para sa katuparan ng pangarap. Yes! So it is a professional career na hindi mo dapat malite. Number 3. Again, pakibasa. It's a world-class business. It's a world-class business. Di kalidad. Hindi pipitsuging, hindi para-para, hindi pakya. Yes. It's a world-class. Bakit? We have products and services na merong universal appeal. Doon pa lamang, proud ka na. Hindi kayo nagkakahiyaan pag nagtanongan kayo, anong business mo? Hindi mo masabi. Ako dati, nung nahihiya ako doon sa mga bit-bit ko dati, dahil hindi pa rin ako marunong, pag tinanong ako ng mga kaibigan ko, di ba, hindi ko na tinuloy yung pagiging engineer ko? Sila, mga supervisor, manager, etc., etc. Tapos makikita lang ako, may bag ako, punong-puno ng produkto. Sabi sa akin ng kaibigan ko, nakasabay ko sa bus,
Pare, pare, ano yung bit-bit mo? Alam niyo, sabi ko, wala to, wala to, huwag mong pansinin. Tapos sabi niya sa akin, anong company ka ngayon? Hindi ko masabi kasi hindi ako proud. Alam niyo, sabi ko, it's an American company. Ano nga? Kaya kasi makulit. Tapos na, eto matindi, eto nakakaya. Pagsakay ko ng bus, kasabay ko yung kaklase ko, naglaglagan yung produkto ko. Gumulong. Tinampot niya. Sabi niya, pre, eto pa. Sabi sa akin, eto pala yung pinagkakabala mo, pre. Ano mo sabi ko sa kanya, oo, wag ka maingay, ha? Paano lalaki ang business ko kung hindi ako mag-iingay sa business ko? Yes. Kasi hindi ako proud. But with travel and tourism, travel products, wala kang bit-bit, yes, hindi ka ba magiging proud? Yes. Wala pa mo sarili mo. It's a world class. World class. Okay? Hindi pipitsugin. Number four. Yan. Kami niya, Torres, sa management team, ito yung una naming inayos. Okay. The compensation plan is designed in such a way that it will reward both the tiniest and the big efforts as a starter and a builder while preserving continuous excitement that makes the business stable. Nakakita na kami ng iba't ibang compensation plan. Magaganda sila, in all fairness to them. Pero tandaan nyo, may good, may better, pero may best. With WCA Travel Compensation Plan, dito lang ako nakakita na sobrang simple. Sobrang simple. Walang masyadong computation ng points. Volume requirement, wala. Tama? Wala kang bibilangin sa left, wala kang bibilangin sa right. Wala ka na po problemahin kung nag-pairing o hindi. Pag sumobra sa pairing ngayon, walang bayad yan. Tama o tama? We've been there. Sa umpisa lang. Na-enticing. Sa umpisa lang. Sa umpisa lang. Dito, nai-imagine mo, napoproject mo, magkano pwede mo kitain. Yes. Ang kagandahan, yung kinikita ng top income earner, pwede mong kitain. Yes. Bakit? Pareho kayo ng kinikita eh. 30,000? 450,000? Nagkakatalong lang yan sa dami. Depende sa dami ng tatrabuhin nyo. Yes. Maliwanag po tayo? Yes. Huwag kayong ma-entice doon sa masyadong malaking income kaagad-agad. Listen to this. I rather earn the right way even if not right away. Yes. Earn the right way. Not right away. Hindi stable yan. Nakakatakot pag ang compensation plan overpay out. Alam niyo ba yan? Wow, dito kayo, laki ng income. Magugulat ka. 6 months after, wala na. A year after, wala na. Bakit? Overpay out. Natakam ka masyado sa laki ng kinita ng top income earner. Matakot ka. So, sobrang laki ng income niya, wala nang pambayad sa inyo. Last night, I think last night or the other night, usap kami na Tor ni Marlene. Hindi ko nasasabihin yung figures, ha? Sabi ko, attorney, yan ang magandang nakikita ko sa business natin. Alam niyo kung bakit? Bakit gano'n na lang magbayad si attorney ng payout? Alam niyo po bang ang payout natin, pag na-request mo yan, originally ha, it would take you 14-15 days, 15 to 30 days bago ka bayaran. Traditional direct selling or network marketing, di ba ganyan? Yes. Yung commission mo ngayon for this month, next month mababayaran yan. Tayo, nakaganon dapat. Pero si attorney, sabi niya sa akin, Jobin, hindi. Kung kayo na nag-cycle out, request sila, bayaran na natin kagad yan. Yes. Nag-meeting kami. Hindi ko na kagayon sasabihin ng figure. Nag-meeting kami. Sabi ko, attorney, ito lang ang concern ko. Sabi niya, huwag ka matakot, Jobin.
hindi pa nakakasigil out yung tao, may pambayad tayo. Yes! It is designed for stability and long-term business. Ito matindi. Sa nature ng direct selling, katulad ng mga tao dito, veterano na dito sa direct selling, it is natural na people will come and go. People will come and go. Yes. Come and go. Those who will stay, yun lang talaga yung totoong leaders. Yes. Leaders na magbibuild ng tama at bibigyan ng reward ng malaki. Yes. Those who will stay, pero yung alis, yun ang nature of business. People will come and go. Come and go. Ano yung kagandahan sa business? Bakit sinabi dyan, while preserving continuous excitement that makes the business stable, ganito, meron siyang fear of loss. Dinesign talaga namin yun. Tandaan nyo, si Attorney Abogado, ako taga-baryo. Alam namin paano matakot sa buhay. Yes. Alam namin, na pero meron kami, binigyan kami ng biyaya, ayaw namin pakawalan yan. Yes. Ayaw na kasi namin bumalik sa pagtitinda ng kangkong. Yes. 90-10 yung sinasabi ko? Yes. Ganito. Upline ka ngayon, ang dami mong organization. So una, excited ka masyado. Ra-ra-ra, WCA, WCA for life! Natagpuan ko na forever ko, WCA, WCA! Excited siya nung kumikita siya. Nung kumikita siya, paulit-ulit 450,000, pinabayaan na ang organization niya. Hindi na siya nag-show the plan, hindi na siya nag-sponsor, hindi na siya nag-bookings. Kompleto yung business eh. Tatrabuhin mo lang. Yes. Nakita niyo si Mary Ann Chu? Yes. 5 million ang booking sales niya. Yes. I-friend request niyo gawin yung FB friend. Magugulat kayo sa activity niya. Every day. Yes. Meron siyang online presentation at kausap ng tao at nag-i-sponsor siya while doing the bookings. Gawin mo yung balance. Huwag lang building the network. Mapapagod ka, sasabihin mo isang araw, wala na akong pera. Habang nagbibuild ka ng pang-cycle out mo, you do the bookings. Yes. Para may pang-gasos ka, hindi yung pagod na ako, pagod. Kala ko ba forever? Yes. Oh, may tinatamaan ba? Yes. Sabi ko sa inyo, galing na kami dyan, kaya sinasabi namin, na going to back to the story, paano na pa-preserve ang excitement? For some reason, na wala kang excitement to apply. Pero nakapag-build siya. Hindi na siya nagtatrabaho kasi wala naman siyang excitement. Yung organization niya, tumatrabaho. Tingnan nyo paano nag-preserve ang excitement. Yung nagtatrabaho, wala siyang pakialam sa apply niya. Bakit? Malapit na siya mag-cycle out sa 450,000. Magpapa-apekto pa ba ako sa'yo? Yes. Pag kumito siya ng 450,000, ano mangyayari sa mga to? May exciting sila. Yes. Kung hindi man sila may excite, at least yung ilala may excited. Yes. Sino kawawa siya? Yes. Alam namin ang structure ng business. Yes. Huwag masyadong magaling. Yes. Sa business na ito, tatalunin ang excited, ang masyadong magaling. Yes. Pag masyado kang magaling, marami kang naisip na mali. Yes. Ito kulang yun, ito mali yun, ito ganyan. Huwag tayong matay, doon tayo sa labas. Napanood ko na yun, paulit-ulit sa sinasabi niya ng CEO at CEO. Mamaya na tayo magpakita tayo pag magpipicture na. At least, alam nilang umatin tayo. Alam namin yan. Tandaan nyo, si attorney ako, hindi lang naging CEO at COO. Naging ordinaryo kaming miyembro. See? Kaya ito, naka-design to in such a way, i-reward ka sa tamang trabaho. Balance it. Do the bookings and build the business. Yes! Palakpakan mo sarili mo. Five. It will reward you for giving your best. Yes. Dito, you can earn as much as you want or as little as you want. You choose. As much or as little. As much. Konting effort binagay mo, konti lang bigay sa'yo. Seryosohin mo ang business. It can also give serious income for those who will do it seriously, ethically, and as a mission. If you put in the effort needed enough, it will put in serious effort, it will give you serious income.
Kung medyo saw-saw-saw ko ang sukat ka dito, ngayon excited ka, bukas hindi na. Sala sa lamig, sala sa init. Sala sa lamig, sala sa init din ang income mo. Yes. Aliwanag po? Yes. Dahil, pag nakita niyo yung nakikita namin, kikitain niyo din yung kinikita namin. Yes. Dahil pag hindi na tayo nakita-kita dito, wala ka na rin kikitain. Palapakan mo sarili mo. Yes. Sa bibigay ng best income, yung nagbibigay ng best effort. Yes. Next. Yes. Number 6, it is a well-balanced business. Why? Because you can enjoy life while building the business. Ang dami kong kaibigan negosyante, ang daming pera, pero malulungkutin. Bakit? Hindi makapamasyal. Pero daming pera. Bakit? Hindi maiwan ang negosyo. Akala nila they own the business, but it's otherwise. The business owns them. With WCA Travel, ang business mo mag-selfie. Ganda yan. Dati naiinis ako sa pag-selfie, natuto na rin ako eh. Sabi tuloy ng mga kaibigan ko, sabi na, pare, grabe naman yung business mo, pasyal ka ng pasyal. Ayun, yun ang business ko, mamasyal eh. Diba? Ang kagandahan sa business mo, required ka mamasyal. Yun ang business mo eh. Hindi ka nagbi-business para darating yung panahon pag nakaipon tayo, saka tayo mamasyal sa luneta. Naintindihan niyo sinasabi ko? Yes. It's a well-balanced. It's a well-balanced business. Kumikita ka, may oras ka, marami kang kaibigan, nagiging lang ka ng pagbabago ng buhay. Unlike with other traditional business owners, kumikita sila, yung mayaman sila, sila lang. Yes. Magkano binabayad sa empleyado? Minimum. Dito. Dito. Ako nagdala sa'yo, I am not your boss, I am your upline mentor, pero yung kinikita ko, pwede mong kitain. Yes. Yung pagyaman ko, nakasalalay sa pagtulong ko sa'yo. Isn't it a well-balanced business? Yes. Palakpakan mo sarili mo. So you will enjoy the blessings by becoming a blessing. Yes. Number 7. Yan. Pakipasa. Can bridge the gap. Ano yan? Ano yan, sir? Ano yung mga naiisip mong isulat? Can bridge the gap? Tingnan niyo po. Meron ditong pamilya sa sobrang busy, hindi na nag-uusap-usap. Aalis ang tatay. Ang tatay nasa opisina, ang nanay, principal, ang anak, nasa call center, hindi na sila kita-kita. Ama, pero nung nag-join ng WCA, eto matindi, laging may board meeting. Yes. Anak, daddy, upo ka dito. Kulang na lang ng tatlo, magsa-cycle out tayo sa 450, oh. Ang matindi dito, pag-cycle out ko, ikaw naman. Oh, saan tayo mamamasyal? Anong bibilin mong maganda sasakyan? You see? It bridges the gap. Dati hindi kayo nag-uusap-usap tungkol sa pangarap. Ngayon, involved na ang bawat isa. Yes. Di ba dati wala kang pakialam sa pangarap ng tatay mo? Di ba dati wala kang pakialam sa pangarap ng anak mo? Kasi hindi na kayo nag-uusap-usap. With WCA Travel, naging family corporation nyo siya. See? So involved na kayo. At nakalagay dito, as a family-oriented business, it can give the family the opportunity not just to build huge lucrative business, but the business that reconnects and strengthens family ties. Yes. Because WCA Travel is a family-oriented business and we are just one growing family. Yes. Eight. It's a great equalizer. Sinabi ni Lloyd kanina. Galing ni Lloyd ah. Galing. It's a great equalizer. Sige, dahil magaling ka, explain mo. Alam ko, alam na, explain niya. Why? It levels the playing field as everyone has the equal opportunity to become somebody regardless of who you are and your background. Sinabi ba ng teacher ko na balang araw magsasalita ako sa stage? Hindi. Bakit? Pag bumapasok ako ng classroom, nandun ako sa dulo. At pag nagle-lecture ang teacher, nakatungo. Di ba ganyan ka? Kasi natatakot ang tawagin ni ma'am. Tama? Yes. Napag-aralan ko din yan overtime eh. Papasok ako sa classroom, nakuha ko na technique ng teacher ko.
yung teacher ko, kung sino hindi nakatingin, yun ang tinatawag. Kaya nung nakuha kong technique niya, lagi ako nakatingin sa kanya. Yung isang teacher ko, pag nakatingin ka sa kanya, ikaw ang tinatawag. Hindi ako natingin sa kanya. Titingnan mo din. Titingnan mo din. Alam nyo, dahil na master ko yon, pinagmamalaki ko po sa inyo. Nung graduate ako ng high school, alam nyo consistent award ko? Ano yung sa akin, ano? Ano? Para na rin akong hot team, no? Exemplary behavior. Kasi hindi nagagalit ang teacher sa akin. Oh. Bakit? Wala akong sinasabi sa kanya. Dahil wala akong sasagot. Lagi na ako nakatingin pag kailangan ko tumingin sa kanya. At pag hindi ko kailangan tumingin, natungo ako. Diba? Ang galing ko. Hindi ako matalino, pero matalas ang pakiramdam. See? Palakpakan niyo po sarili niya. It's a great equalizer. Hindi ka magaling sa English, it's okay. It's okay. Uulitin ko na to, nasabi ko na to dati eh. May lumalapit sa akin, Sir, may guest po ako. Oh, bakit? Anong problema mo? May guest po ako, yung po nag-present, palitan natin. Ha? Bakit? Naku po, mali-mali po grammar niya. Yung P, napapaltan po ng F. Yung B, ginagawa niyang V. Oh, grabe. Ha? Paltan po natin ng ano, yung magagaling. Magaling magsalita. Ano sabi ko sa kanya? Ito. Hayaan mo. Kung anong ire-react nung guest mo, ito sabihin mo sa kanya. Pag positive, it's okay. Pag negative, at sinabi niya, maganda yung business nyo, kaya pamali-mali yung nag-speaker. Ito sabihin mo sa kanya. Mare, tingnan mo yung speaker. Pamali-mali mag-English na. Yan ang nagustuhan ko sa